ng Hilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Magandang araw po sa inyo lahat. So ito po mga kababayan, may share lang akong video sa inyo ngayon araw na ito. Matatanda natin, di ba, binigyan ng subpoena si Vice President Sara Duterte ng NBI. Pero hindi siya dumulog, no? Hindi siya dumating. Kahit nga sabi niya, yung Kongreso, kasi nagkasabay yun eh, pero pinakansel ng Kongreso ang hearing doon sa Congress sa kanya para makarating siya, no? Wala, hindi siya makapagdahilan para makarating doon siya sa subpoena na ipinadala ng NBI, mga kababayan. Pero hindi ho dumating ang Vice President, no? Sa NBI. Ay, nantay nga nila sa labas, pero hindi ho dumating si Vice President Sara Duterte, ano, para sagutin ang mga katanungan ng NBI. So humingi pa nga siya ng script kung anong mga tanong, no, ang itatanong ng NBI. So hindi nagbigay ang NBI, mga kababayan, para dun sa mga katanungan nila. No? So hindi siya dumulog, hindi siya pumunta, mga kababayan. So ito naman ngayon, mga kababayan, kasi nag-Zoom meeting kasi nung si Vice President Sara Duterte, nung siya ay nagsalita na kapag may nangyari sa kanya, may inupahan na siyang hitman na papatay kay PBM Umano, kay First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez. Naka-Zoom yun siya, mga kababayan. So may mga vlogger nakasama noon sa Zoom na yun. May mga vlogger nakasama sa Zoom. At iyon ang iimbestigahan ngayon ng NBI, pati sila, madadamay o makukulong. Ha? Hindi lang si Vice President ngayon ang binigyan ng subpoena, pati ito, si Trixie, na dating ano ni PBBM, Secretary Bear? Ayan. Si Trixie, na dating kalyado ni BBM, bumalik, tinanggal sa posisyon dahil sa ginagawang kalukuhan sa gobyerno. Sama si Vic Rodriguez, no? So magkasama yan sila, si Glyn Chong, Vic Rodriguez, Trixie, tatlo yan sila eh, na dating supporters ni BBM. So, nangyari, mga kababayan. Ayan, oh. Duterte supporters at vloggers na Trixie Cruz Angeles iimbestigahan na rin ng NBI. So, kinatok na rin yung bahay ni Trixie ng NBI, mga kababayan. Dinalhan na rin ng subpoena. Dinalhan na rin ng subpoena ng NBI. Kasama sila sa imbestigahan. O kung may mga kasama pang vlogger yon, kasama din sila, mga kababayan. O, ngayon, dami silang allegation, dami silang ano, para hindi sumipot dyan. Ha? Tingnan natin. Kung hindi kayo sumipot, kung mangyayari sa inyo. Diba? Sira pa kasi. Okay. Sira pa. Sira pa kay PBBM. Yan ako bilib sa ating Pangulo. Kahit anong pangutya. Kahit noon pa naman eh. Wala pa ng mga dilawan eh. Diba? Ilang dekada nilang sinaraan ng mga Marcos. Pero, mga kababayan, hindi nila napabagsak ang Marcoses. Hindi nila napatunayan ang kanilang mga akusasyon hanggang ngayon. Ilang akino na nagdaan? Dalawa? Di ba nagsabi si Vice President Sara Duterte na sabi ni PBBM ay palagan ang mga pahayag ni VP Sara Duterte, di ba? Pero sabi ni VP Sara Duterte, papalag kasi nga buong taong bayan niya pumalag nung pinatay nila si tatay ni Aquino. Si Aquino, mga kababayan. Si Binigno Aquino. Diba?
Yan yung sinabi niya eh. Pero mga kababayan ha, dalawang Aquino na ang nagdaan, pero never natin na makita na walang balita na Marcos nga nagpatay. Kung tutusin, dalawang Aquino na po yung naglabas nun, ang naging presidente natin. Hmm? Bakit ngayon, sinasabi ni Vice President yan? Dahil galit sa kay PBBM? Hindi, Vice, hanapin mo yung ebidensya na nagpapatunay na mga Marcos na pumatay. At naniniwala naman ako, di kayang gawin ng mga Marcos yan. Naniniwala pa ako kung kayo. Kaya nyo yan. Kung kayo, kaya nyo yan. Kasi pinagbabantaan yung buhay ng presidente. Pero kay BBM, hindi ho ako naniniwala, mga kababayan. Diba? Ganun lang yan. So, dumulog na lang kayo. Puntahin nyo dyan sa MBI, yung subpoena sa inyo, at paliwanag nyo. Hmm? Kung bakit nyo yan ginawa. Mga kababayan, ano? Dapat yun na lang. Huwag na kayong magdada-dada sa mga social media. Matapang kayo, sumipot kayo sa MBI. So ito mga kababayan, may post kasi itong Didilis. So ano kaya masasabi ng mga kalyalista dito, mga loyalista o mga ka-BBM supporters? Ito may post kasi isang Didilis. Babasahin ko lang sa inyo ha. Ano kaya masasabi nyo dito? Kayo mga loyalista, Marcos, bilang tao, kung may puso pa kayo at kaluluha, hindi ba kayo nasasaktan sa mga ginagawa kay BP Sara? Uy, mga kababayan, nasasaktan ang mga Didilis sa nangyayari ngayon kay BP Sara. Diyan mo maiisip na makasarili talaga itong mga Didilis. Isipin mo lang kung ano ang pinagsasabi niya kay PBBM. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga loyalista? Hindi mo ba alam na galit na galit ang mga loyalista sa pinagsasabi niya kay PBBM? Na wala namang ginagawa si PBBM sa kanya. Ang tanong kasi doon, bakit nasasaktan kayo? Bakit kailangan nyo pa kami idamay dyan sa sinasabi nyong damdamin nyo na kay Vice President Sara Duterte, eh, kayo naman nakakaramdam yan. Kasi wala ho kaming pakiramdam na maramdaman namin yung sinasabi ninyo na kailangan namin maramdaman yan. Kasi wala ho kaming narinig na paninira galing sa kay PBBM. Kung may nangyayari man ngayon sa kanya, kagagawa niya yun. Siya ang may kagagawa nun, hindi si PBBM. At inaalam ng Kongreso para makita ng taong bayan. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, hindi ko alam kung anong pakiramdam yan eh. Pakiramdam ba yan ng naambunan? Ganun ba yan? Kasi, ang dali lang eh. May papaliwanag mo lang yung confidential fund na yun, wala na eh. Tapos na kaagad. Diba? Ano bang pakiramdam yan, kuya? Yung nararamdaman mo? Kasi, ito, inaano ko lang to mga kababayan sa mga kababayan natin. Kasi, sinasabi nila dito, no, yung mga ginagawa daw kay BP, wala ba daw tayo pakiramdam ng mga Marcos supporters at mga Marcos loyalists. May pakiramdam kami. Naramdaman na namin yun eh. Ha? Kaya nga kayo nag-edsa dyan, di ba? Para ano? Di ba? Lagi sinasabi, resign PBBM. Ramdam na namin yun. Na gusto nyo palitan si PBBM. Yun lang yun. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa amin na ganyan. Oh, kapal naman ang mukha ninyo. Ito pa, tuloy natin. At sa iba pang mga taong ginigipit nila, magbago na kayo ng pananaw. Habang hindi pa huli ang lahat, nakikita nyo naman mga ginagawa ng mga nasa gobyerno ngayon, lalo na mga nasa kongreso. Siguro naman, nagsisimba pa rin kayo at may takot pa rin kayo sa Diyos. Huwag yung hayaan na hilain kayo ng mga Marcos sa kasamaan at kadiliman dahil pati kayo magkakasala sa Diyos at magpaparusa dahil kayo ay kumakampi sa masama. Oy, kabaliktaran ata naman yung sinasabi mo, kuya eh. Ha? Itutulak mo pa kami, ha? Dalhin mo pa kami doon sa reyna ng impyerno, ha?
Alam niyo mga kababayan, nakikita ho ng taong bayan kung sino ang mabuti at masama. Kung sino yung dapat nilang igalang at dapat nasuportahan. Ikaw ba, ginudyos mo ba yung ganong tao? Yung nagmomura? Nagbabanta sa kapwa mo Pilipino? Buti sana kung normal lang, pero presidente natin yung pinagbabantaan, tapos gusto mo umanib pa kami doon, hindi, lalo kami magkakasala doon. Mga kababayan, di ba? Gusto mo umanib kami doon? Kahit mali, ang ginagawa niya, yung pagbabanta at pagmumura niya, sa tingin mo, katanggap-tanggap ba dyan sa simbahan yung mga ganyang pag-uugali? E si PBB, ano ang nakikita mo sa kanya, ba't nasabihan mo siyang masama? Ha? May nakita ka bang minora ni BBM? O sinaktan? O pinagbantaan? Meron ba? Wala, di ba? Kung meron nga, eh, share mo nga ang video para sabihan mong masama ang mga Marcoses. Sabihan nga, labas ka ng video. Alam nyo ha, mga kababayan, sa lahat nating viewers, huwag nyo na kaming linlangin. Kami na mga matituno at isip. Kayo na lang, huwag nyo na kami idamay. Nandadamay pa kayo ka ganyan yung pag-uugali. Sarilihin nyo na lang, huwag nyo na ipagkala. Yun lang yun. Bahala kayo, sumuporta kayo hanggat gusto nyo. Pero huwag nyo na kayong mandamay ng iba. Kayo na lang. Kasi kami, hindi ho kami bulag. Hindi rin ho kami bingi. Nakikita at naririnig namin yung nangyayari sa bayan natin. Diba? Kaya huwag kami, iba na lang. Ang galing-galing nyo, magganyan mga salita ninyo, dinamay nyo pa ang Diyos sa kalukuhan nyo. Mga kababayan, hindi ba kayo nakikilabutan dyan sa sinabi nyo? Kuya, hindi ka ba nakikilabutan dyan sa mga sinabi mo? Sana makarating sa yung video na to. Hindi ka ba nakikilabutan dyan, pati yung Diyos dinamay mo? Na wala namang ginagawa sa inyo si PBBM? Kaso sabihin nyo, masama si PBB. Samantala yung nagmumura at nagbabanta, yun pa yung makajus. Wow! Antindi naman ng mga debiles, mga kababayan. So anyway, mga kababayan, basta tayo, tuloy ang suporta at pagkakaisa ng sambay ng Pilipino tungo sa bagong Pilipinas at sa pangarap ng ating Pangulo na muling mapaunlad ang bansa. Sabihan nyo kung bayaran, bahala kayo. Basta ako, naniniwala ako sa ipinaglalaban ng gobyerno at naniniwala ako darating ang araw na muli tayong uunlad ang bansa natin. Bahala kayo kahit sabihan nyo kung bayaran, wala akong pakialam sa inyo. Thank you po. Maraming salamat.